sa mga kaibigan natin sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW sa mga panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Ito na ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Mga boxer na nagretiro matapos mga kalaban si Pacquiao, wala pong promoter na kaisip at ni hindi pumasok sa isip nitong si Oscar De La Hoya na isang araw maghaharap sila ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang idea ng labang Pacquiao versus De La Hoya ay nanggaling po sa isang boxing commentator na si Larry Merchant na kalaban ng boxing legend na si Oscar De La Hoya, ang ilan sa magagaling na boksingero sa kanyang era. At karamihan doon ay tinalo niya. Meron din po ilang talo itong si Oscar De La Hoya, pero wala pong tumalo sa kanya na kasinsama ng pagkakatalo sa kanya ng ating pambansang kamao. At itong si Manny Pacquiao ang boksingerong nakapagparitar dito kay Oscar De La Hoya. Nung nilabanan ko si Pacquiao, akala ko mapapagod siya, pero hindi siya napagod. Ayon pa rito kay De La Hoya. At noong December 2008, nalasap ni Oscar De La Hoya ang the worst beating of his career. Natalo rin po itong si De La Hoya kay Felix Trinidad, Shane Mosley, Bernard Hopkins, and Floyd Mayweather. Pero kinukonsider niya na si Manny Pacquiao ang pinakamahirap na nakalaban niya sa kanyang boxing career. Ayon pa rito kay De La Hoya, ito raw si Manny Pacquiao ay very tricky. Meron daw unique style. Total package daw po itong ating Filipino icon. Yung kanyang conditioning, yung kanyang skill, power, speed, at footwork. Pagkatapos ng 10 taon, wala raw pong regret itong si Oscar De La Hoya doon po sa pagkakalaban kay Manny Pacquiao na nung una, ikinukonsider lamang na fantasy bout. Noong nagkalaban kami ni Manny, pinagmukha niya ako matanda. Damdam ko pa ang sakit nung laban namin. Ito po ang pagbibirong binitawan ni Oscar De La Hoya. Ito pong si Oscar De La Hoya ay isang Olympic gold medalist. Natapos po ang kanyang professional career sa record na 39-6 with 30 knockouts. Nanalo po siya ng multiple world titles sa 6 na division na kung saan na-overtikan po siya ng ating pambansang kamao sa pagiging 8 division world champion. Ito pong si Oscar De La Hoya ay napabilang po sa International Boxing Hall of Fame noong 2014. Siguro po, kung hindi sa pagkakatalo sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, maaari po pong tumagal ng ilang taon ito pong boxing career ni Oscar De La Hoya. At sa pagkakapanalo ni Manny Pacquiao dito po kay Oscar De La Hoya, talaga pong umakyat ng paangat ang kanyang pangalan sa boxing. Isa po pong boksingero ang nagretiro pagkatapos makalaban itong si Manny Pacquiao ay ito pong si Lucas Matisse. Na-knockout ni Manny Pacquiao itong si Lucas Matisse doon po sa 7th round ng kanilang WBA regular world welterweight title na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 2018. Napaka-special po ng panalo na ito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dahil pagkatapos po ng 9 na taon, dito lang po ulit naganap ang knockout sa kanyang laban. Huli pong napanalunan ng ating pambansang kamao ang technical knockout dito po kay Miguel Cotto noong November 2009. Dito po sa pagkakapanalo ni Manny Pacquiao sa Argentinian na si Lucas Matisse, napatahimik po ang mga kritiko na nagsasabing humihina na ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ito pong si Lucas Matisse ay na-knockdown po ng 3 beses doon po sa laban nila ni Manny Pacquiao. At isa pa pong boksingero na nagretiro matapos makalaban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay ito pong si Ricky Hatton. Actually, bago pa po magretiro itong si Ricky Hatton, lumaban pa po ito na isang laban dito po kay Sinchenko. At sa tingin ko, sa lahat po ng nakalaban at tinalo ng ating pambansang kamao, ito pong si Ricky Hatton ang may matinding pinagdaanan pagkatapos po ng kanyang pagkatalo. Naging down po itong si Ricky Hatton o naging lugami, nag-iiyak at naiisipan pa pong magpakamatay. Ganyan po dinibdib nitong si Hatton ang kanyang pagkatalo dito kay Manny Pacquiao. Nagkaroon po ito na matinding depresyon. Pagkatalong pagkatalo po ni Ricky Hatton dito kay Manny Pacquiao, naisipan na po agad nito na magretiro sa boxing. Pagkatapos po ng 3.5 years, mula nang matalo siya sa ating pambansang kamao, naisipan po uling lumaban nitong si Ricky Hatton dito nga po kay Sinchenko.
at hindi po maganda ang naging resulta. Na-knockout po siya ni Sinchenko nung ika-9th round ng kanilang laban nung ginanap ito nung November 2012 sa Manchester, England bago pa po maganap itong huling laban ni Ricky Hatton dito kay Sinchenko. Na andyan pa rin po ang mga tinatamang depresyon nitong si Ricky Hatton bunga po ng pagkakatalo niya kay Manny Pacquiao. Sana nalampasan na ni Ricky Hatton yung mga pinagdadaanan niya noon na makapamuhay siya ng normal. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto. Kung nagustuhan niyo po itong aking video, paki-like at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out kina Wilson Acop ng Jerusalem, kay Mr. Anthony De Sembrano at sa kanyang girlfriend na si Cheryl Murillo. Shout out din kina Rochelle Belmonte, Joseph Belmonte, Cedric, Mings Pambuena, Michael Murillo, Jimmer Torres, Bardan Acosta, Alvin Klein Serbo, Jernil Cabasan, Primary, Batang Sampaloc, Valencia Chapter, from Ros Cabinta. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.